Naruto, na Sinigang, na Baboy. Sinigang na Baboy. Sinigang na Baboy. Mamuy. Mamuy. Mamuy and Baboy. Hola, buenas tardes. Good afternoon po, mga kabayan. Humihingal pa ako. Mula kasi opisina hanggang sa bahay namin, binilang ko ngayon, nasa 300 na lakad. Mga limang minuto. Yan, andit na ako sa aming bahay. Kaya ito, preparar, oy? Kapsi. Ha? Kapsi. Kesto? Kapsi. Aros? Aros? Aros kan po yo. Para dos persona. Magandang tanghali. Pilipino. Vamos a cocinar. Mucho ropas para planchar, ha mama? So ayan mga amigo, andito na ako sa bahay. At inaantay po ang ating mga tropang abuela, abuelo. Tropang mga lolo at lola. At ito, magluluto kami ng paborito nilang pagkain, ang pepe soup de carne, o sa atin ay sinigang na baboy na paborito nila. Kaso pa nagsisinigang ako, hindi ko masyadong inaasiman dahil nung minsan nagluto kami ng nagluto ako ng sinigang tapos sobrang asim ayon nila. So dapat ay kaunti lang yung pang-asim. Pero meron ako ditong notorious na sinigang sa sampalok. Hindi ba ako nakukontento kapag hindi gamit ang sinigang. Sinigang sa sampalok mix. Original. Saan? Todo, donde está? Ah, viene. Busy pa siguro sila sa kabilang bahay. Mga naglilinis. So, kamusta po mga kabayan ko? Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Tayo, lahat. At I pray na mawala na itong virus. Pero pray lang tayo na lahat ng OFW ay makauwi ng ligtas, makauwi ng makapagbakasyon. At kagaya ko, ito na, this is it, pansit. Magbabakasyon na ang tatatawa sa mami ko, ano, aring ng pansit. This is it, pansit. Malapit ng magbakasyon si Amigo Ruel. At mamimiss ko po ang lahat ng mga taga Equatorial Guinea. Sila Mami Kuana, sila Ate Rosa, sila Salvador, sila Teresa, Lola Teresa, sila Marie, sila Marisol. Lahat po ng mga naging tropa natin, lalo na yung mga kabataan dito. At talaga namang pupunta pa lang ako sa may lugar dito sa amin, malapit dito sa may parke. Kinatawag na nila ako, sinasabi ay Pilipino, Pilipino. So kapag tayo ay umalis dito sa Equatorial Guinea, isa lang ang maiiwang salita, ang Pilipino. Mabuhay ang Pilipino. O yun lagi ang sinasabi ko sa kanila. Mabuhay Pilipino. Hola, guapa! Guapa! Oo. Hi. Mabuhay Pilipino. Ako si Ate Rosa. Rosa! Vamos a hacer ako. Vamos a preparar. Ito sa ato sabi. Pepe soup. Pepe soup de carne. Yeah. Tayo po'y magluto ng pepe soup de carne. Ang tinanong ko sila kung ano yung mga gusto nilang pagkain. At talaga gusto nila yung adobo at saka ito. Adobo ito. Yung kare-kare kasi isang beses ko lang nailuto yun eh. Pero sa mga susunod, kompleto sila. Mailuto yung kare-kare. Tayo na bruto na sinigang na baboy. Sinigang na baboy! Sinigang na baboy! Mamuy! Mamuy!
Mamoy and baboy. Mamoy. Mamoy na baboy. Baboy is cerdo. Yo estoy cocinando una comida deliciosa. Especialista. Especial para los filipinos. Tú sabes, ¿no? Sí. Ahora estoy cortando cebolla. Cebolla. He terminado de cortar el tomate. Aquí al lado tenemos picante. Picante. Después hay... Aquí tenemos las verduras. Verduras de chino. Verdura de chino. Pechay. Entonces esto importa. Ahora la olla la sense aterosa. Ahí kailangan uminom ng pepe soup. No hacer beso. Ayaw na. Dati umahalik-halik si Ate Rosa, oh. Ngayon, ayaw na ni Ate Rosa, ha? Hoy puede tocar. Sí. Ko... Ayun na, magluto na tayo. Dami niyong alam. Hola, señora. Hola. ¿Cómo está, señora? Bien. ¿Trabajo bien? Trabajo bien. ¿Terminar trabajo? No. Saludar, señora. Una mujer filipina, la cocina Teresa Viley. Teresa Viley. Dentro hay costillas de malanga. Sí, dentro hay costillas de malanga. Yan, yung pinakukuluan na namin yung ba, ano, costillas o yung buto-buto, spare ribs, na may malanga o may gabe. Malanga ang tawag sa Spanish. Ayan. Ang mura-mura ng spare ribs dito, parang nasa 200 pesos lang yung isang pack. So, paborito talaga ng mga tao, mga Ginyano, itong costillas o spare ribs. Ah, si. Cebolla. Yeah. Sal. Poco de sal. Después lagay tayo ng kaunting asin o patis. Yan, kaunting patis para masarap na masarap ang ating sinigang. Sinigang na mamoy. Sinigang na mamoy. Baboy, alam naman nila ang baboy. Baboy, cerdo. Baboy, cerdo. Mamoy. Kante, bien. Ayan. So ayan, pakulang lang natin hanggang sa madurog-durog ang ating kamatis at sibuyas. Actually, pwede nga isama to sa pagpapakulo eh. Pero hindi namin isinama dahil medyo matigas pa naman ang ating karne. So ayan lang natin na lumambot ang ating baboy. Lagay na natin ang ating sinigang mix. Mas gusto ko to kaysa sa lemon eh, tsaka sa calamansi. Nanay ko, calamansi ang nilalagay eh. Ayan. Iya. Ngayon natin ang ating sili at gulay. Ang aming gulay ay pechay lang. Walang pechay, tsaka gabi pala. Okay na to. Walang sitaw. Walang okra. Marami namang pechay eh, kaya okay na to. Kung ano lang ang available namin na mabibili dito sa supermarket, sa mga palengke, yun lang ang aming ginagamit. Walang choice. Hindi kagaya sa Pilipinas, pag pumunta ka sa palengke, lahat ng gulay meron. Gulay sa bukid, sa tumana. Yeah. Ngayon, meron kasing ano, may balita dito na ano, may isang tindahan ng mga may grocery store dito na napakalaki. Nagsinara kasi nagbebenta sila ng mga expired na product. So, nakakalungkot 'yun. Kasi pinapalitan nila yung expiration date.
napakalaking kumpanya nito. Kaya ewan ko kung ano mangyayari. Sabi nga nila Salvador, nakita ko nila sa TV. Doon pa naman, doon pa naman ako bumibili. Pero ang bibili ko lang naman doon, mga gulay, prutas, saka tinapay, na parang may bakery kasi sa loob yun eh, parang ganun. Lots it. Uy, sarado, no? Uy, sarado. Todo. Laki ng lugi nila kasi sarado. Meron palang ganun dito na nakot na videoan kasi na tinatanggal yung expiration date na expired. Expired yung date and then pinapalitan ng bago. No? Ayun, alam niyo sa amin napaka sa amin talaga sa company namin yung supermarket namin pag expired, expired talaga. Tapon yun. Dito nga lang ako nakakita, di ba sa Pilipinas, yung mga gulay at yung mga prutas kapag medyo pabulok na, may sira na, tatapyasin, kukat, tapos bebenta ng kanyari pampakbet, yan, pang chapsuy. Kasi may mga sira na yung ibang part ng prutas o gulay. Dito, hindi sa amin ganun. Sa amin, sa tindahan namin, wala silang mga ganun-ganun strategy. Basta nasira yung product, nasira yung gulay, o may sira na yung gulay, tapon agad yun. Kahit prutas o ano pa man yan, tapon. Mas importante sa company namin. Kasi ang mga Lebanese talaga, masira niya sa pagkain. So talagang yung mga binibili namin sa company, eh, kapag expired, expired talaga. Hindi tapon yun. Talagang nagbebenta sila. Good, yung quality ng mga tinitira namin ay okay. So nakakalungkot lang kasi yung mga ibang kasama ko dito ay doon bumibili. Hindi naman namin syempre napapansin kung expired or hindi. So ang laki na nakita pa sa TV o na i-TV pa yung ginawa ng supermarket na ito. Yun. Kaya ang lesson ay bumili na lang sa tamang supermarket kagaya ng aming supermarket dito ng company. Talagang quality ay okay, lahat ng mga items ay galing sa Spain, yan, galing Lebanon, galing Dubai, yan. Maraming yung items kami galing sa ano eh, sa Dubai. Yan. Kaya di ba sa Dubai talagang napakahigpit doon pagdating sa quality at saka sa pagkain. Kaya nakakasigurado kami na pag sa aming company kami bumili ay talagang malinis at hindi expired ang product. So, ayan. Vamos a comer. Donde es la comida? O, ayan. Mga amigo, tayo'y humigop ng mainit-init na sabaw ng sinigang na buto-buto na niluto nila Chef Salvador, Ate Rosa, habang sila Mami Kuana ay na Ma'am Lancha. Alam na kasi nila Mami Kuana to, ayan. Si Chef Salvador. Pepe soup. Jesús. No hay otro Dios, solo Jesús. Bendice las damas que las han preparado, la hermana que le está buscando. Bendice también a esos cristianos, especialmente a Dios con su familia, porque tú nos has enviado a esta persona para que venga a enviarlo. Madre Dios, tú no puedo pasar de antes a los que sufren las calles, para que porque sean las cárceles en los hospitales, las mujeres viejas, los viejos, las ancianas, los viejos.
las mujeres embarazadas, madres padres, no podemos explotar solo con nuestro sentimiento humano. Una esperanza es el interior de cada uno de nosotros. Por eso se los pedimos a nuestro marco de estado de madre y padre. Amén. Ya, vamos a comer. Sinigang sa baboy. Sinigang na baboy. Yeah. Kain po tayo mga amigo. Ang sarap ng gabi. Makunat. Makunat ba tawag ko, no? Pwedeng gawin ano to, oh. Pwedeng gataan. Sarap. Esto comida favorito de Guineano. No. No, para no. Pepe soup. Pepe soup de carne, pepe soup de cerdo, pepe soup de pollo, pepe soup de tortuga, pepe soup de Colorado, pepe soup de todos. Lahat na lang ginagawang sinigang. Hanggang sa turtle. ¿Qué sabor es esto, tortuga? Atorosa. Bien. Sabor como carne. Ah, como carne. Carne fresca. Ah, okay. Como baka. Como baka daw ang turtle. Ito kasi ang daming mga turtle na binebenta sa mga palengke. Mga pawikan, 'yan, ang dami doon. Binebenta nila tapos tinataga-taga na nila 'yon. O hiwa-hiwalay na kinikilo tapos bebenta sa merkado o sa palengke. Mm. Masarap comida. Comida masarap. Si. Como pepe soup. Yeah. So, yun ang naging aral sa amin ngayon. Ang bago bumili sa isang bumili ng product ay tingnan yung expiration. Expiration date. Dito sa amin. Kasi actually naririnig-rinig ko na yun eh, yung issue na yun dati. Tagal na. Yung bago lang ako dito. Pero picante ay ano. Koy mas. Koy mas. Kikere koy mas. Ayan, ay, di ko hindi ko masyadong chine-check kasi pasabili lang ako ng bili. Tapos kasi dito may section ng mga lapit na expired, gano'n, sa tindahan. Eh, hindi naman akong chine-check. Kaya sabi ko lang mami ko, Ana, pag sila yung grocery, sabi namin ko, hindi na kami nag-grocery. Diba? Dinadalan mo lang kami. Sabi namin ko, ako pala dapat. Yan. Di ba kasi nakisasama sila mami ko, Ana, mag-grocery dahil wala namang oras. Kaya, kadalasan, pa nag-grocery ako na para sa kanila, eh, sinasabay ko na yung sa akin. Tapos, nakukuha na lang nila. O kaya baka mamaya nakikita pala, pumibili pala ako dun tapos nakikita pala ni mami ko na expired pala. Eh, di kasi ko nang check. Hindi naman siguro. So, ayan mga amigo, kami kakain muna. Maraming salamat po sa panonood po sa video na to. Talagang enjoy kasama ang mga Guineana. Lalong-lalo na pag nagluluto kami ng mga ganitong pagkain, sinigang, adobo, yan, gusto nila. At marami rin silang natutunan mga iba't ibang klaseng lutuin na hindi nila alam na kinakain pala ang mga ganitong prutas o gulay na meron sa Pilipinas na wala dito. At ngayon lang nagkakaroon dahil may mga Chinese na nagtatanim. Tulad ng mga pechay na yan, dati hindi nila alam yan. Kangkong, hanggang sa puso ng saging, lahat hindi nila alam. So yan, maraming salamat po. At kung bago lang po kayo sa aming YouTube channel, subscribe po kayo. Pinoy in Equatorial Guinea. So yan po ang buhay na mga Pilipino, kasama ang mga lokal na Guineana, Guineano na napakababait. At yan, maraming salamat po. Kita-kita ulit tayo bukas. Salamat! Adios! Hasta mañana! Masarap! Masarap! Ang sinigang! Adios! Adios. Oh, mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang Pilipino!